Nais ko pong magbigay ng mga paglilinaw tungkol sa tinutukoy na endorsement ni Brother Mike Velarde kay BBM o Bongbong Marcos. Ang una ko pong gustong linawin na ito, yung endorsement na yon ay hindi endorsement ng buong El Shaddai. Ito po ay personal endorsement ni Brother Mike Velarde. Si Brother Mike Velarde po ang founder at servant leader ng El Shaddai. Ngunit hindi siya ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International Incorporated. Ito po ay mas malawak at mas malaki kaysa kanya. At sa kanya pong pag-endorso kay BBM, hindi po niya kinonsulta mga elders, hindi rin niya kinonsulta si Bishop Jess Mercado na Bishop ng Parañaque na sumasakop sa spiritual center ng El Shaddai, hindi niya kinonsulta si Father Sunny De Claro, spiritual director ng El Shaddai, hindi niya ako kinonsulta, spiritual advisor ng El Shaddai. Kaya po, yun ay personal endorsement niya. Ngayon, si Brother Mike ay may karapatan at may kalayaan na mag-endorse ng sino mang kandidato na gusto niyang i-endorso. Yan ay kalayaan niya bilang isang mamamayan at bilang isang Katoliko. Ngunit, ganun din naman, ang bawat miyembro o kasapi ng El Shaddai ay mayroon din namang kalayaan at karapatan na pumili at mag-endorse ng kanilang kandidato para presidente. Yun po ang gusto kong linawin muna. Kalawa, gusto kong sabihin, ang endorsement ni Brother Mike kay Bongbong Marcos sa aking pananaw ay maling-mali sapagkat kung meron mang pwedeng endorse for president, hindi po si Bongbong Marcos sapagkat tingnan niyo po, paano mo namang i-endorse? Kung halimbawa, si Hitler ay may anak. Pagkatapos noon, nagpakamatay si Hitler. Pagkaraan na ilang taon, kumandidato yung kanyang anak bilang presidente ng Alemanya. Sa palagay ninyo, iboboto ba siya ng mga Aleman bilang pinuno nila pagkatapos na pangunahan ng diktador sa kalagim-lagim na nakaraan yung kanilang bayan? Tapos po, gusto ko namang sabihin din, tingnan ninyo, si Bongbong Marcos ay naghahanap daw ng pagkakaisa ngunit hindi pinagsisisihan. At ang kanyang pamilya hindi pinagsisisihan ang kanilang ginawa noong nakaraan martial law at yung pandarambong na naganap noon na hindi na may pagkakaila. Bilyon ang mga nadambong noong panahon na yon. Hindi lamang po milyon at marami nang nakuha muli ang gobyerno. Kanya, mali po yun. Kanya, sa lahat mga kasapi ng El Shaddai, malaya kayong pumili ng inyong gustong piliin para presidente. Ito po si Bishop Ted Bacani na naglilinaw lamang. Economia.